Hello mga ka-winter, nandito naman tayo ngayon sa ating vlog. Tuturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-dispose ng basura. Since bukas ay Wednesday, ito ay araw ng collection ng mga basura dito sa Canada. Dito ngayon ako sa North York sa Toronto. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ang ginagawa usually, kung paano sinasegregate yung mga basura hanggang sa dumating yung truck na magkokolekta nito. Okay? So ngayon, pupunta tayo dito sa... Magtatapon lang tayo ng ilang mga basura. Meron kasi ditong tinatawag na for recycle, meron mga garbage, at meron ng food. So tatlo. Ang food ay nasa green trash bin. Ang garbage ay nasa black. At yung for recycle ay nasa blue. So tomorrow, ang ating i-dispose ay yung mga garbage at yung mga food. So next Wednesday pa yung for recycle. So kukuha tayo ngayon ng mga basura dito. Papakita ko lang. Ito ay normally garbage. So yan. Kailangan natin italing mabuti yan. Then kukunin naman natin ang food. Okay, ngayon ay isasama nating food dito sa mga trash bin ng food. Then ilalagay naman natin tong mga recyclable. Oh, pwede nang actually ilagay yung garbage dito sa garbage bin, itong black. Ayan, nakalagay dyan on no food. So ilalagay natin dito yung laman ng mga basura. Ito na naman yung mga garbage. Yan. Ngayon, afterwards, kukunin na natin. Kailangan itali natin mabuti. Siguro meron pa dito mga kailangan i-recycle. So ilalagay natin, lilipat natin dito mga plastic, mga papel. Recycle yan. Yan, for recycle. Sama natin. Ilalagay na lang natin sa isang lagayan kasi sayang. Kasi pa naman. This is for recycle. So this is garbage and this is for recycle. Yan, then itong mga food naman ay kailangan din natin italing mabuti kasi medyo makangamoy ito pag hindi natin italing mabuti. Kailangan natin itali. Yan. Then, ready na natin yung mga natali. Yan. So, this is for recycle, this is garbage, and this is food.
and ready na for disposal. Okay, kukunin ulit natin to. Food for disposal. Kailangan itali natin mabuti kasi medyo mangangamay siya. Pag hindi na itali ng maayos. Ayan. Then, ito naman yung garbage. Plus, sasamay na natin for recycle. Isang plastic. Yan, so kailangan na nating seal or talo ang recycle. Kasi yung mga garbage collector, hindi nila kinokollect pag hindi properly nakatalo. So, after nyan, itong white yung food, itong black yung garbage, at ito naman yung for recycle. Nakakita natin. So, ayan ngayon. Kailangan na natin i-dispose ang ating mga basura. Paano nga ba lalabas dito? So, ito ang ating mga i-dispose. This is for recycle. So, tulad ng sinabi ko, ilalagay natin siya sa color blue. This will be for recycle. Yan. Ito ang color blue for recycle. Pero pang isa dito. Yan. So next Wednesday pa, next week pa, i-collect ko ng garbage. Collect garbage truck. Ayan, oh. Ano kaya to? Sayang to, ah. So, dispose natin sa bag. Yung bag na black dito. Sa garbage. So, this is the garbage. Black. Lalagyan natin dito sa black. Ayan, black. Ito ba may laman? Ba, dami. Ilagay nila natin sa isang lagayan. Grabe. Sobrang init, ah. Oops. Paano ko kaya makukuha? Sa ilalim, di ko na kayang kunin. Next time na lang. Tatayo natin. Sasara. Then lastly, kukunin natin yung
Ito yung food. Ito yung pinaka may amoy eh. Yan. Ito is medyo lock. Buksan natin. Natin papasok. Then, kailangan properly sealed. Yan, and make sure nandiyan siya. Yan. So ngayon, kailangan na natin ilabas. Ano nga ba? Alam ko, black eh. Bakit kulay pa? Ilalabas na ito yung isa pang black. Yan. Yan, medyo puno ah. Ah, bigat. So ganito, no? I-ready lang natin. Itatapat lang natin siya dito sa tapat ng parking. Tulad ng iba, makita nyo, meron ng ibang naka-ready na rin. Kasi tomorrow, Wednesday pa, darating yung collector ng garbage. So, better ready para anytime na dumaan, ang garbage collector ay ready na ang ating mga basura to be collected by the garbage truck. So ngayon, may iwan muna natin itong dalawang recycle. Next Wednesday pa yan, i-collect. So ngayon, ang init sa labas, grabe. So ito wala siyang plastic, so kailangan palitan natin ng plastic. Palitan ng plastic dito. This is the plastic for recycle. So, ilay lang natin. Another drop. Yan. Ilalagay na natin. Yan. Pwede na. Para lagayin ulit ng mga. Then, ibabalik natin to. Kuha naman tayo ng black. At yung for food. Teka lang. Isa natin. So, isang black. So, isang for food. Isa pa. Kailangan ko pa isa sa baba. Meron pa pa laban. Hello. Hello, hi.
of Jesus for food. Diba, ang sarap maging basurero dito. This black is for garbage. Again, no food. So, lapit natin dito. Pasok natin. Ang hirap pag ano. Kailangan na medyo ilalak. Para hindi siya mag-spill. Yan, ready na. So this is another one. Para sa baba. So again, it's full with the grade of oil. Ayan. So, kailangan pa natin isip itong plastic. So ngayon, nalagyan na, napalitan na natin mga plastic. So ready na ulit. So again, this is for recycle, this is for garbage, and this is for food. Okay? So yan, mga bago na ang mga plastic. Walang kalaman naman. This is for food. Walang laman. And this is for recycle. Empty. Walang laman. Again, ganun lang kasimple yung pag-collecta ng mga basura, pag-dispose, pagpapalit ng mga plastic bag. And napaka-importante dito na talagang mindful ka kung paano at kung paano isa-segregate yung mga basura dito sa Canada kasi medyo organized dito yung garbage system. So, hindi nila masyadong kinokollect pagka hindi properly segregated. Kailangan maayos ang pagkakatali. Kailangan maayos ang pagkakahiwa-hiwalay dahil ay nga systematic ang proseso dito. So, hindi lang basta tapon ng tapon. Meron talagang allotted nalagayan, trash bin for every kind ng garbage. Hindi mo pwedeng paghalu-haluin dito sa Canada. Well, along the way, matututunan din po natin yan. And ako, so every Tuesday, talagang kinukolect ko, inaayos ko, sinasegregate yung mga basura. Para pagdating ng Wednesday, pagka dumating yung truck ng basura, kukolect tayo na lang. So, nilalabas yon sa harap ng parking para siya ay makolekta. So, mga siguro bukas ng Wednesday, mga tanghaling tapat, siguro dating na yung truck ng basura. Madali lang naman and masasanay ka rin dito. So, importante talaga dito yung garbage
collection na maayos. So, yun lang naman. So, thank you. Dito pa rin tayo sa North York. Ito ang yung Bolaqueño in Toronto. So, paalam mga ka-winter. God bless.